Kahalagahan ng POV modernization program, iginit ng ilang mga mambabatas at ang paggamit ng body cameras ng mga airport security personnel at immigration officers. Isinusulong din si Bella Lasguara sa sentro ng balita live. Aljo, tiniyak ng mga mambabatas ang pinaigting na hakbang ng Kongreso para nga mapagbuti pa ang sitwasyon ng pampublikong transportasyon sa bansa. Ngayong nagtapos na rin ang transport strike ng ilang grupo, binigyang diin ng mga mambabatas ang kahalagahan ng POV Modernization Program. Sa isang press conference dito sa Kamara kanina lamang, iginitiko of NATCO Party List Representative Filemon Espares na para rin naman sa kabutihan ng publiko ang POV Modernization Program ng pamahalaan na may kaakibat ng jeepney consolidation kung saan hinihikayat ang pagsali sa mga kooperatiba ng mga jeepney operator para sa modernisasyon ng kanilang mga unit. Sa katunayan, may mga nauna na anyang grupo na nagpatotoo na mas malaki ang benepisyo nito kaya't sana'y mabuksan ang isip ng iba pang operators at makilahok dito. Si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, suportado rin ang modernization program. Kasabay niyan, kapwa ay kinalugod ng dalawang mambabatas na nagtapos na ang transport strike ng ilang grupo para hindi na nila maapektuhan pa ang riding public. Bukas, nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang House Committee on Transportation ng pagdinig ukol nga sa POV Modernization Program at umaasa ang mga mambabatas na dito'y matatalakay ang mahalagang issue sa programa nang malinawan din ang ating mga kababayan. Pakinggan natin ang bahagi ng kani-kanilang pahayag. Actually, we are hearing both sides here, no? So, nakinig rin tayo sa mga hindi pa nag-consolidate. And then, mas marami akong napakinggan na mga transport cooperatives na talaga na yung mga testimonials nila on their success story. Ito naman ay in consultation with so many cooperative transport na dapat matuloy dahil they have already started. Kahit nung pandemic, sila ay nagsakripisyo. We are in full support of the modernization. Why? Ito po kasi ay para sa safety ng ating mga commuters. Kasi po, kung medyo napakaluma na po ng ating mga sasakyan, hindi naman po tayo makakapaggastos ng malaki para po ito ay ma-repair, ang ating pong gobyerno ay tumutulong para po mabigyan ng mga loans ang ating mga kababayan, ang ating mga operators. Kailangan po ay i-maximize natin to take advantage of it. Sa iba pang usapin naman tungkol pa rin sa transportasyon, nakapulong din ni Speaker Romualde si Transportation Secretary Jaime Bautista at iba pang matataas na opisyal ng DOTR para naman talakayin ang mga issues sa paliparan sa bansa. Dito'y tiniyakaan niya ng Office for Transportation Security na paigtingin pa nila ang kanilang mga hakbang para hindi na maulit pa ang mga napaulat na nakawan at iba pang anomalya sa kanilang hanay. Dagdag pa riyan, ninukahipaan niya ng OTS na gumamit na rin ng body cameras ang kanilang airport security personnel, gayon din ang mga immigration officer. Napagkasundoan din na maging ang Philippine Coast Guard, tutulong na rin sa pagbabantay sa mga paliparan. Aldo, sa ngayon tuloy-tuloy naman yung iba pang pagdinig dito sa Kamara at nakatutok na rin tayo kung ano pa yung mga magiging bagong kautusan at mga panukala hinggil nga dito sa aspeto ng transportasyon. Aldo? Mela, sa Kongreso, ano-ano pa yung mga panukalang isinusulong upang mapagbuti pa ang lagay ng transport sector sa bansa? Aljo, kanina nga sa presko, no, sinabi rin ng mga mambabatas na tuloy-tuloy naman at hindi tumitigil yung kanilang mga panukala para mapagbuti pa yung mga kalsada, mga mode of public transportation at maging yung mga benepisyo ng mga nasa transport sector. At bukod dyan, Aljo, no, maibahagi ko nga lamang din, tuloy-tuloy din yung mga pagdinig sa mahalagang isyo. Ngayon sa katunayan, si Congressman, si Albay Congressman Joey Salceda ay naghain din siya ng resolusyon bago pa man itong transport strike na ito para nga maimbestigahan yung issue sa mga jeep at ito ngang POV Modernization Program. Ito kasi mga pagdinig na ito ay in aid of legislation at mula sa mga magiging testimonya ay umaasa rin yung mga kongresista na magkakaroon sila ng ideya at mga bagong panukala para mapagbuti pa yung sitwasyon. So Aldo, ang sinasabi nga ng mga mambabatas, tuloy-tuloy naman yung kanilang mga hakbang para magkaroon pa ng mas komportabling biyahe at sistema ng transportasyon sa bansa. Aldo? Maraming salamat, Mela Lasguara.